Eksklusibong nakausap ng GMA News ang isang napakilalang veteranong hold-upper. Ang sabi niya, tsumetsyempo sila ng mga pampublikong sasakyan kapag wala silang namamatang mga pulis sa kalsada. At yung ilang mga driver ng mga sasakyan na pinupuntirya nila, minsan daw inaabutan nila ng pera para hindi na magsumbong pa. Naritong pagtutupi John Consulta, eksklusibo. Mahigit 3 taon nang kumakapit sa patalim si Jojo. Di niya tunay na pangalan sa kanyang pinasok na trabaho. Veteranong hold-upper daw siya ng bus, jeep at taxi sa Metro Manila. Ang paborito raw nilang target, mga air-conditioned bus na bumabiyahe sa EDSA. Di raw sila bababa sa 6 kung tumrabaho. Meron din kami taga ano, sa Karsade na i-spotter kung okay na kami mag-declare ng ano ng holda para kung wala pang mga nakaparada ng mobile. Cellphone, alahas, pera at gadgets ang kadalasan nilang nililimas sa mga pasahero at kung may papalag. Sugatan lang dito sa kamay. Pag nakakita ng dugo yun, ibibigay na. Tatakutin lang din kasi yun lang naman ang paraan para bitawan nila yung mga gamit nila. Ang mga driver ng pampublikong sasakyan na kadalasan daw nilang binibiktima, di na nila kinukunan ng pera at kung minsay, inaabutan pa raw nila para di na magsumbong pa. Kinabukasan, pinupuntahan din naman namin sa bahay. Magkano binibigyan natin? Actually, pagka ang kadalasan binibigay namin sa ganun, 2,000. Ayon kay Jojo, naiisip daw niyang talikuran ng illegal na gawain, pero mas nangingibabaw raw ang pangangailangan na pakainin ng kanyang pamilya at mapaaral ang kanyang mga anak. Ang asosasyon ng taxi operators, mas pag-iigtingin daw ang pagsala ng kanilang mga kinukuhang driver. Mas sasalain daw nila ang mga kukuning driver bukod sa paghingi ng NBI at police clearance. Pinuputahan pa namin yung bahay. Kahit nasabihin mong ano sila, yung tago ng tago, at least sinusunda namin para makita namin kung anong klaseng tao to sapagkat nakasalalay sa kamay nila ang ating pasahero. Pero apela nila sa pamahalaan. Inaalis na nilang drug test. Hindi maganda. Dapat ibalik nilang drug test dahil hindi natin alam kung anong uri itong ating driver na makukuha. Sa harap ng iba't ibang uri ng banta sa ating mga pampublikong sasakyan, umaasa ang lahat na sana ang pamahalaan makapagbibigay ng mas epektibong solusyon para masawata ang ganitong klase ng mga krimen sa ating mga kalsada. Paalala ng Philippine National Police, mahalagang maging dobling ingat ang mga pasahero sa tuwing sumasakay sa mga pampublikong sasakyan. Pinapaalala natin sa publiko yung lagi nating inuulit, no? Yung kanilang vigilance at talagang importante, no, yung maging observant sila dun sa sinasakyan nilang mga sasakyan. John Consulta, nakatutok 24 oras.